full si Kaori Oinuma. And maraming maraming salamat po sa nanood ng last vlog ko. Thank you so much po sa lahat na nanood. Ewan ko kung nagustuhan niyo, pero sana nagustuhan niyo po yung vlog ko na yun. Kasi kasama ko doon yung nagre-record niya sa akin. Inihirapan niyo po ako ngayon. And ayun, sana magtuloy-tuloy po ito. And thank you so much po sa support niyo. And for today's vlog po, hindi ko na-expect na gagawin ko to. Kasi yung gagawin ko po ngayon is mukbang while reading assumptions about me. And ang dami na kalatag na pagkain po dito. And na-request din po yun sa akin ni Catherine Andales. So hello po, thank you so much po sa pag-suporta and sa pag-request, sa pag-suggest po ng gagawin ko ngayon. Kasi sa totoo lang, nawawala din po ako ng gagawin. I mean, hindi ko na alam yung susunod kong gagawin. So thank you so much po sa pag-suggest niyo po. So before po tayo mag-start, ipapakilala ko muna sa inyo. Ano yung magandang term? Introduce ko po sa inyo yung mga pagkain po dito. Cookies, sushi, my favorite sushi. Parang siyang yakisoba na pancit. Parang ramen. Yes. Tapos salad. And ito po, cheese taisan. Yes, so thank you so much po sa panood. Patapos na ba? So let's start the kainan na. Alam niyo, sobrang miss ko na yung mga Japanese food eh. Gusto ko lang umuwi eh. Pero basahin naman na natin yung pinaka-first. Ay, ito, maraming naglagay. May sabi nila mataray daw ako. Mataray po ba ako? Siguro, parang ang pangit naman ang salita ng puno yung bibig. Hindi ako mataray. I mean, hindi ako nagtataray, promise. Text man. Feeling ko naman, normal na yung mukha ko na to. Hindi ko alam ba't nasabi mataray. Pero hindi po ako nagtataray, promise. Hindi ikaw yung una nag-a-approach sa tao. No. No guys, trivia lang. Pag gumakain po ng ramen sa Japan, dapat may tunog. Kasi parang ibig sabihin po nun, masarap yung ramen nila. So balik tayo sa sinabi. Po yung tao na hello po, ganun po ako, promise. Sige, sa susunod po nakita tayo, paunahan tayo mag-approach sa isa't isa. Mahinhin. Opo, mahinhin po ako. Depende siyempre pag hindi ka komportable sa kasama mo. Sa sa bago mong kakilala, ganun. Ako kasi ganun ako eh, pero pagka sobrang kilala ko na yung kasama ko, wala na. Ang hirap ba ng ganito? Kinakabahan ako, ba't ganun? Harap! Hindi ako sa'yo kumain sa harap ng camera. Nag-enjoy ako dito ah. Maarte sa katawan. Ako, Hindi po siya naliligo. Hindi! Naliligo ako, pero ayoko lang yung madumi ako. Ayoko yung nadudumihan ako. Ayoko yung madumi yung katawan ko. I mean, pag nagkadumi ako, kung nasa mukha agad. Pero depende naman sa sitwasyon eh. Antukin! Totoo pong antukin ako kasi sa bahay namin. Anong oras pa lang? Mga alas 9 pa lang tulog na po ako. Minsan maaga pa doon. Ganun po ako antukin. Kasi hindi ako sarili nang nagpupuyat ako. Saka kahit maaga ako magtulog, maaga ako gumising, maaga pa rin ako natulog. Nag-asli po ba? Okay, next! Tahimik pero kalug din. Ah, feeling ko naman po opo, ganun ako. Tahimik ako, pero yun nga, pag may komportable na kasama ko, dun lumalabas yung pagkakalug ko din. Ito. Akala ko maldita. Raven, ano sabi mo maldita ako? Para sa akin, maldita ka sa akin. Hindi mo akong kaaway. Pero sa iba, hindi naman. Siyempre, pagka... yung pagka-maldita ko naman, wala akong na-offend dun. I mean, ang... minamalditahan ko naman kasi, hindi naman totally maldita yun. Binubuli ko lang sila kasi nga, natutuwa ako sa kanila. So parang... natutuwa ako, magisigin ako ng alas 8, kaya katulog ko lang. Kasi nga, anong oras na? So, natutuwa lang ako sa kanila pag binubuli ko sila.
So, pero hindi naman ako maabot sa pambubuli na to the point na na-offend na sila sa akin. Yung naiinis na sila sa akin. Sabi, matapong. Depende sa araw. Merong araw na matakaw ako, merong araw na hindi. Yan. Ang sarap! Nalanis ko yung Japan! Ito! Galante! O parang hindi naman. Hindi ako galante sa sarili ko. Sa ibang tao, oo. Mahilig mag-t-shirt. Yes po. Kasi komportable ako dito eh. Pero siyempre pag hindi ako suot, hindi ako komportable. Parang ano na. Alam mo yun, parang wala akong balak gumalaw. Pagka ganun, pag hindi ako komportable sa sinusuot ko. Loves her fans so much. Very, 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 very big yes. Opo, mahal na mahal ko po kayong lahat. Sushi para sa inyo lahat. Madaling lapitan kapag may problema. Makikinig ako sa iyo sa problema mo. Kahit ano pa yan, nakakapagsabi ako sa inyo advice na alam na, na hanggat sa maaari alam ko. Pero hindi ko masasabi na yun ang pinaka the best. Pero gagawin ko pa rin yung best ko para nakatulong sa iyo. Ang dami yung nag-comment nito. Tomboy daw ako. Guys, hindi ako against sa mga ganun. Hindi ako against doon. Pero hindi pa ako tomboy. Ano, siguro ganito lang talaga ako gumalaw. Ganito lang talaga ako gumalaw. Kasi ganito, ganito, ganito yung nakasanayan ko. I mean, alam ng pamilya ko na ganito ako. Maski sila, ano, alam nyo, naiinis na din sa akin. Kasi nga ganito ako maglaka, ganito ako magayos. Pero tinatry ko naman yung best ko na, na magpakababae na. I mean, ano naman kung bisexual yung isang tao. I mean, pare-pareho naman tayong tao. Pare-parehas tayong nagmamahal. Huwag natin ikahiya kung ano dapat tayo. Kasi ito tayo eh. Ito tayo. Tanggapin natin yung sarili natin. Tsaka mahalin natin yung sarili natin. Para hindi tayo maapektuhan ng ibang tao. Para hindi tayo maapektuhan sa sasabihin ng ibang tao. Tsaka alam niyo yung mahirap. Mahirap ang salita ng may nguya-nguya. Tama ba yung pagmumukbang ko? Sporty. Basketball, badminton. Tumatakbo rin. Ito, clingy person. Hindi po ako clingy. Okay lang na lumapit-lapit sa akin. Hindi po ako sanay nung ako yung mismo lalapit. Ako yung mismo hahagin. May lahing Korean. Wala po ako lahing Korean. Japanese and Filipino lang po ako. Marami pong kaibigang lalaki. Pinsang lalaki, opo. Kaibigang lalaki. Sakto lang. Nasa Japan, ganun. Sa Japan sila eh. Shout out sa inyo sa mga friends ko sa Japan, mga Team ML Japan. Sila po kasi lagi nagbubuhat sa akin. Yung kahit na inis na sila sa akin kasi hindi ako marunong. Binubuhat pa rin nila ako. May tinatago kang boyfriend gayon. Kung magkaka-boyfriend man po ako, unang-una sa lahat, lagot ako sa pamilya ko. Kay kuya. Lalo na kay kuya. Makita nga lang niyang meron akong kausap na lalaki. Sino yan? Sino yan? Ganon! Napatingin niya! Gusto nga namin i-prank si kuya kasi baka sumobra-sobra yung reaction ni kuya. Alam niyo na yung kuya ko medyo pagka-overprotective. Mahilig sa spicy foods. Yes, true. Totoo po yan. Parang ang only pa lang nakakain ko. Balusog nga ako. Ito. Jowa mo daw si Vince. Kapatid ni Ashley, sabi niya. No po. Parang nagkakasalubunan kami sa daan minsan pagka magkasama kami ni Ashley, pag sinusundo si Ashley, and hindi naman po kami nakakapag-usap. Siguro friends lang, ganun. Loud but shy. Hindi ko alam ba't sobrang lakas ng boses ko kahit mahihain ako. Tinitry ko siyang i-control, pero alam niyo yun, feeling ko nasa lahi na po talaga namin yung ganito kalakas magsalita. Yung mga kasama ko sa bahay, ngayon ko lang na-realize, magkakaparehas kang magsalita. Mabilis, na malakas yung boses. Yung tipo nasa labas na ng bahay, naririnig pa dito sa kwarto, ganun. Ganun kalakas po yung boses namin lahat. Pero wag po kayo magkalala. Tinatry ko na po siyang hinaan na yun. Ito, pikon. Ako normally hindi naman ako pikon, di ba Raven? Pag napipikon ako, tumatahimik lang ako, ganun. 5'8 height mo Ate Kaori. Shout out sa'yo, I am Shania. No, 5'5 lang po ako.
okay ako sa height ko ngayon. Pero sana kung tumas pa ako ng konti. So hindi ko alam kung okay ba ako o hindi. Naihis shorts sa kakatawa. So, hindi po ako naihis shorts sa kakatawa. Pero meron ako experience sa ganun. Share ko lang guys. Kasi nagpamarathon kami dati. Eh bawal huminto. Sa Japan pa ako nandun. Bawal huminto. Tapos winter pa. Sobrang lamig. Hihihi na ako. Hindi ko mapigilan. Ihi ko po. Oh my gosh. Eh di anong nangyari? Hamit tumatakbo ko. Ayun na nangyari. So alam nyo na yung DN. So anong nangyari sa dula. Hindi mahilig maglakwatsa. True, very true, very true. Hindi ako sanay gumala. Alam niyo ng mga kapatid ko. At saka kung lalabas man ako ng bahay namin, kasama ko yung pamilya ko. Cheese, ang sarap! Favorite ko yung cheese! Ben, ang sarap. Try mo. Dali ah. Ah, ate, mahirap. Okay, amaya. Hindi ako mabako. Ba't ganun? Laging masiyahin. No! Katao lang din ako. Minsan nakakaramdam din ako ng lungkot, ganun. Alam mo yun, pag nasobran ako ng saya, meron mga days na parang gusto ko mapag-isa. Hindi ako laging masiyahin. Pero guys, siyempre pag ever na na kayo, nandiyan lang yung mga kaibigan nyo, talaga yun sila, mga parents nyo, pamilya nyo, para may mapaglabasan kayo sa loob nyo. Hindi showy, but you make the person feel your love and support. Yeah, hindi ako showy, pero sa effort naman ako mabawi, sa galaw, sa gawa. Hindi ka ba nakapunta sa ukay-ukay? No! Nakapunta na po ako ukay-ukay, pero hindi ako po, di po ako marunong tumawad. Yun. Spoiled! Hindi po ako spoiled, promise. Pinalaki po kami ng parents namin na napaghirapan yung mga bagay na gusto namin. You are a lonely person. Hindi naman ibig sabihin na pag mag-isa ka, lonely ka na. Siguro meron lang talagang times na gusto mo mapag-isa, gusto mo bigyan ng oras yung sarili mo. Para, alam mo, mas ma-relax yung isipan mo, mas kumalma ka. Late sa set. No po. Never po ako nalilate. As in, kahit saan, never ako nalilate. I mean, ayoko nalilate ako kasi, ano man, time is gold sa akin. Kung yung naghihintay, kesa nagpapahintay. Yeah. Ito, moody. Nakalagay, moody. Pagka sobrang nasasayahan na ako sa nangyayari sa akin, meron talagang time bigla akong gusto mapag-isa ganyan. And I think normal naman sa akin yun. Tsaka, alam ko yung dami ng ibang tao pag nagiging ganun ako, pag nagiging abnormal ako. Susubuko ko na sana, nabaso ko magaling magluto. Masarap magluto ng gulay. Very false po ata yun ah. Hindi po ako magaling magluto. Yung mga simpleng gulay lang po kaya ko lutuin. Hello po. Yes, Kuya, go! Hindi kayang sumuko sa laban. Very true. Sinong susuko sa laban? Kung pinaglaban mo naman, sa huli, worth it. Ba't ka susuko? Di ba, Kuya? Nanonood ka po ng anime? If yes, what's your favorite? Haikyuu! Kuroko's Basketball. Yun lang naman napanood ko. Nagparetoke ka na ba? No! Di ka nasingkit eh. Tsaka lumiit na ilong mo. Yung mata ko, hindi ko alam ba't lumaki siya na ganito. I mean, maliit pa rin siya parang sa akin. Pero hindi ko alam ba't siya lumaki. Kasi kukupara siya nung bata ako. As in, promise, mga pictures ko, hindi ko alam ba't lumaki. At yung ilong ko, wala tayong magagawa dyan, guys. Okay, hindi ko naisip magparito ako, guys. Marami kami nga abangan sa inyo ni Reese na projects. Abangan niyo po yung hisintahin namin. And abangan niyo po yung mga sunod na mangyayari sa akin. Mahihiyain pero DKJ. Yeah. No, KJ. Mahihiyain man ako pero... Ano yung papagawin sa akin? Gagawin ko. I mean, makikijoin ako. Willing to sacrifice her own happiness for someone she loves. Yeah. Yes. Great conscious. Yeah. Sa Japan ako. Kasi hindi ako marunong mag-Japanese nun. Tapos yung grades ko nun, alam mo yung blanco, hindi sa mababa, blanco talaga. Kasi binilangkuhan na ng teacher. Pero nairaos ko naman harap tumatagal. Last question. Nagiging close na kayo ni Riz? Oo, oh, close naman kami. I mean, friends kami, yes.
And lalo na ngayon, kami sa Iwan Peace and Prayer, mas nagkakakilanlan kami at kami lahat. Yes! Tapos na! Oh my gosh! Feeling ko sobrang dami ko alam nakain kahit feeling yung konti na nabawas. Pero sobrang dami ko po nakain. Busog na po ako. Ayoko na tumayo rin. Tara! Ayun guys, hindi ko sinaubos lahat. Kasi hindi ko talaga kahit, hindi na po kain ng stomach ng tiyan ko. Maraming salamat po sa support na po ninyo. Sa pagmamahal po ninyo, and sana lagi kayo mag-iingat and huwag niyong pababayaan yung sarili niyo. So, yeah, thank you so much guys sa panonood niyo po and suggest kayo guys ng mga iba pang vlogs kung anong gusto niyo pong gawin ko para sa next time and yeah, don't forget to subscribe po sa YouTube channel ko, sa Instagram and Twitter po, Kaori_Oinuma. So, yan guys, see you next time. Thank you so much sa panonood niyo.